Hi guys, it's me Eliza Limonte and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys is February 17, 2021, and it's already 11:35 PM na ng gabi. At ang pag-uusapan natin ngayon guys ay ang update kay Lanaya, since ang tagal-tagal ko nang walang upload na video and wala rin akong update about kay Lanaya. So alam ko kasi marami rin nag-aabang ng mga vlog namin at maraming salamat sa suporta nyo at sa panonood ng aming vlog. Maraming salamat po. At kung ikaw nanonood ka ngayon lang sa aming channel, huwag mong kakalimutang i-subscribe na ang aming channel. Click mo lang dyan sa baba ang subscribe button, hit the bell notification para notify ka kapag may bago kaming video at ilike mo na rin itong video na to. So guys, simulan natin itong kwentuhan na to. So una guys, sa wakas, kasi guys, nung December 2, na last na nagpa-vaccine si Ayong after 1 year old niya, yung pinakalas niya ng 1 year old na vaccine niya, ay nung December 2. At napansin dong nang nag-aano dun sa center na sobrang pangit na nung record card ni Aya, kasi nga 'di ba na paglaruan yun guys. Ginawa ko lang ng paraan para medyo maging maayos. Silagyan ko ng tape yung bawat dulo. So pinalitan nila. And ayun, ang tumagal sa kanila yung card kasi tinamad din talaga akong kuhanin. Aminado ako, tinamad talaga akong kuhanin siya. So nung nitong February lang ata na ibalik sa akin kasi sila na mismo yung nagatid dito sa bahay nung record card niya. Kasi nga malapit lang sa amin yung center dito. Yung center namin is paglabas ng kanto namin, yung konting lakad lang, malapit lang talaga siya. So yun guys, natuwa talaga ako sa mga healthcare workers namin dito na malapit sa amin. Sobrang sisipag talaga nila. Hindi talaga nila pinapabayaan yung mga baby namin dito sa lugar namin kasi talagang umiiko talaga sila. So, nung pagkabigay nga sa akin ng record book ni Aya or yung record card ni Aya is meron pala siyang ituturo pa sa kanya na booster lang naman yon dun sa tigdas daw yun, para sa tigdas, sa measles. Booster yon. So, yon, nung unang punta nila dito sa akin, nauna sila nagbahay-bahay, hindi ko mapaturukan sila Naya. Kasi, may sipon. Bawal daw pong turukan or bakunahan ng bata ng, sa booster ng tigdas kapag ka po may sipon, may ubo, at may lagnat. So, hindi ko siya napabakunahan that time. But, inobserbahan ko, nung nawala na dapat ipapabakunahan ko na siya ngayon pa lang sanang darating na Friday, kaso kanina ay pinuntahan nila ulit kami. So dito na sa lugar namin yun. So yun, na-vaccine na si Aya ng booster ng tigdas. Maraming salamat po sa healthcare workers namin dito sa bayanan kasi sobrang sisipag po nila. Hindi po talaga nila pinapabayaan yung mga may sakit dito, mga buntis, mga baby, mga matatanda. Hindi talaga nila pinapabayaan yan. Kahit medyo masusungit sila minsan, okay lang yun kasi lahat naman tayo napapagod sa gawain, pero matulungin yan sila at lahat sila masisipag ng mga healthcare workers natin. So maraming salamat po. So guys, papanood ko sa inyo yung video ng pagturo kay Aya. So yun nga guys, as usual, kilala na niya kapag ang mga naka-PPE. Umiyak nga po siya, pero nung natapos naman na, siya na natanggal mismo ng bulak sa braso niya. As wala lang, ayun na yun. Naglaro-laro na siya ulit. Pero every time na makakakita siya na naka-PPE, automatic sa kanya, akala niya is tuturukan siya. So, naturukan sila Naya. Thank you po. Naturukan na po sila Naya ng booster para sa tigda. So, guys, nung nag... Ito na naman ako. Puro guys na naman ako. So, nung nag 1-year-old sila Naya, alam ko, napakita ko na yung mga kabibuhan niya na iba.
Kagaya nung, alam ko bago siya mag 1 year old, naakat na siya sa hagdan. Pero that time, hindi pa siya marunong bumaba mag-isa. Iiyak siya kapag nandun na siya sa taas. I mean, kapag nakahakbang na siya, iiyak na siya kapag bababa siya kasi hindi niya pa kaya. So, yun yung unang-una, marunong na rin siya ngayong bumaba mag-isa. Kaya sobrang nakakatakot na kasi konting lingat ko lang, nasa taas na siya, tapos marunong na rin siya bumaba. Ang iniisip na yun, baka mamaya, mamali siya ng steps, tapos malaglag siya. Siyempre, yun na may iniiwasan nating mga mami. Andito lang sila na, tulog na siya. So, medyo hinihinaan ko lang talaga yung boses ko. And then, pangalawa, ano na siya eh, mas lumalakas talaga siyang kumain at malakas din siyang dumede. Kaya parang medyo napapalakas din ako ng kain, pero nag-exercise ako, nagtatry akong magbawas. Soon baka ma-vlog ko din yun, so ito muna kay Lanaya. So yun, malakas din siya ngayon na kumain. Mas more on na gusto niyang ulam ay nilaga at tinola. Kasi kapag nagluluto ako ng afritada, menudo, mga ganong salsa, ayaw niya. Pero kapag nilaga at tinola, sobrang dami niyang nakakain. Halos kapag kagabi nga, inaawat na namin, pero ayaw niya talaga magpaawat. So, feeling ko ayun yung favorite niyang kainin. Kasi kapag sa breakfast naman, minsan kasi bumibili yung papa ko ng almusal namin. May pancit, may spaghetti. Yung normal na almusal ng mga Pilipino na bibili sa karindila. Yan, pancit, spaghetti, sopas, champurado, at saka lugaw. Yun yung kadalasang inaano ng papa ko. Pero guys, ang kinakain niya is pancit canton. Pancit na canton na, hindi yung instant noodles ha. Yung nabibili talaga sa mga karindila sa umaga. Imbis sa kanya yung sopas or yung lugaw, ayaw niya. Mas pipiliin niya kainin yung pancit canton. So, nakakatuwa. Ayaw niya rin ng spaghetti. So, ibig sabihin, sila Naya sa gantong age, ayaw niya ng tomato sauce. Or yung sa panlasa niya, medyo maaasin. Yun. And then, nito lang, siguro last month lang siyang, pangatlo, na-update kay Lanaya, last month lang siyang natutong uminom sa straw. As in, tagal ko siyang pinractice, ngayon lang siya natutong mag-practice sa straw. So, kaya napagamit ko na sa kanya yung inumin na niyang distro. Kaya medyo ngayon, hindi na ako naghuhugas ng mga bote kasi natuto na siyang uminom sa baso at saka sa may straw. Kaya natuto na rin siyang uminom ng juice. Kaya nililimitahan ko kasi bawal pa sa kanya. Baka magka-UTI naman kapag nasobrahan siya sa mga juice na naka-tetra pack. Kaya more on water pa rin dapat. And mamaya ipapakita ko yung mga video na meron ako na may include ko dito sa vlog na to, yung mga improvement nga nila Naya. Ayun, so una, marunong na siya umakat at baba sa hagdan nang sobrang mabilis talaga siya. Pangalawa, yun nga yung kaya na niyang uminom gamit straw. Pangatlo, yung ulam na gusto niya na marami siyang kinakain, yung inilaga at tinola. And then kaya na rin po niyang lumabas mag-isa. Nabubuksan na po niya yung screen door. Kasi dati, takot din siyang bumaba. Kahit maliit lang yung taas nung sahig, natatakot siyang bumaba. Kasi sa CR, napansin ko yan sa kanya, takot siyang bumaba. Kasi parang medyo may onting angat diba yung mga CR natin. Ay, bago papunta sa CR. So, siya, takot siyang bumaba, pero mabilis siyang makaakyat. So, yun yung ano sa kanya. So, ngayon, hindi. Wala na siyang takot. Kaya na niyang lumabas. Magugulat na lang ako, sumisigaw na siya, nasa labas na pala siya. Eh, syempre, minsan wala naman siyang sandals or slipper. So, alam na, nakapaa habang napakas. So, yun yung pang-apat. And then, pang-lima, marunong na siyang magturo ng kung anong gusto niyang pagkain. Kaya sobrang hirap ko na siyang bilihan kapag nag-grocery kami ni Jason. Sobrang ano niya sa mga ano, dati simpleng eggnog, simpleng ano, breadstick, kakainin na niya. Ngayon, sis ko, paulit, paiba-iba ako nang binibili sa kanya na
mai-snack niya every nag-grocery kami ni Bunadad. Hindi niya kinakain. Kakainin na lang yan siguro kapag isa na lang, dalawa na lang yung natitira na sa grocery namin na snack niya. So parang hindi ko na naman alam sa next grocery ano naman yung bibili ko sa kanya. Kasi ngayon binago ko na naman eh. Bininang ko siya ng fudgy bar at saka ng lava cake. Tsaka ng sky flakes. So far, kami, mas lamang kami ni Bunadad yung kumain nun lahat. And then, kagaya niyan, gusto na rin niyang bumibili siya sa tindahan. Yun, gusto na rin niyang bumibili siya sa tindahan. And, so far, hindi ko na naman masyado alam kung ano yung nangyayari kay Lanaya. Sobrang bilis kasi ng panahon, lalo na lagi lang kaming nasa bahay gawa nga nitong pandemic. So guys, feeling ko, ayun lang naman yung mga alam kong ano ni Aya, naging update sa kanya. Sobrang bilis na niyang maglakad, sobrang bilis na niyang magtampo. Marunong na siyang magtantrums, guys. Grabe, 1-year-old, marunong na magtantrums. Kapag hindi ko na ibigay yung gusto niya or kapag hindi niya nakuha yung bagay, magtatantrum sa siya, dumadapa na at nag-aano na siya, talagang umiiyak siya ng malakas. So yun pa pala yun. So yun guys. Tonight, dear, as I lay sleeping, I dreamed I held you in my arms. When I awoke, dear, I was mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, come now.
So, yun lang guys yung update ko kay Lanaya. So, sana natuwa kayo sa mga pinakita ko at mga naging update ko kay Lanaya guys. So, maraming salamat sa mga nagsusubscribe sa aming vlog at sumusuporta sa vlog namin. So, kung ikaw na bago ka pa sa channel namin, i-click mo na yung subscribe button dyan and click the like button and click the bell notification at mag-comment kayo kung anong gusto nyo mga ipagawa at soon, ang update na sa bahay nila Bunadad. So, that's all for today's video, guys. See you on the next one. Bye!